di natuloy. Yan ang bad news sa tapatan kay Soto at Ray Parks Jr. Ito na sana ang unang pagkakataon na magkatapatan ang dalawa sa pinakamagaling na Pinoy import sa Japan D-League ngayon, pero sayang at meron pa rin iniindang injuries si Ray Parks Jr., son of Ray Parks Sr. na isang legend sa Philippine basketball. Marami ang nadismaya sa patuloy na pag-sideline kay Ray Parks dahil sa injury, at ito na ang pangalawang pagkakataon na hindi natuloy ang tapatan kay Soto at Ray Parks Jr. Sayang, pero all we can do is to pray for his quick recovery. Sana bukas ay makakalaro sa Ray Parks, which I doubt dahil ilang buwan na ring na sideline si Ray Parks dahil sa kanyang injury. And the good thing ay naglalaro si Kai Soto, and currently they are battling toe-to-toe against the big men of Nagoya Diamond Dolphins led by Hawking import na si Alan Williams, na kung saan sa first half ay apiktado ang laro ni Kai Soto at mukhang takot na naman ito sa physicality. Nawala na naman ang kanyang aggressiveness at kulang sa energy. Kulang sa diin ang kanyang mga tira, and he looks very tentative in the floor. Kaya sa buong first half ay nakakuha lang ng 1 point galing sa free throw line at walang nagawang field goal si Kai Soto at 3 rebounds dahil limited lang ang kanyang playing time. Pero it is expected na sa second half ay baka bubulusok na naman ang laro ni Kai Soto at baka ibababad na naman siya ni Coach Kyle Milling sa buong third quarter pati na sa fourth quarter. Pero kung magpapatuloy ang matamlay na laro ni Kai Soto, ay baka mahirapan siyang makabawi sa second half. Ito talaga ang kulang ni Kai Soto. Kulang pa sa consistency ang laro at meron talagang mga pagkakataon na mag-relax siya at magpapetex-petex lang sa kanyang laro. Siguro dahil na rin sa depensa ng Nagoya na napaka-physical. Pero may second half pa naman. Na sigurong mas physical pa kay Alan Williams na mayroong physical attributes na kuyugin si Kai Soto. Galing kasi sa NBL Australia itong si Alan Williams, kaya hindi bago sa kanya ang physicality. Kaya ito ang inaabangan ng lahat kung ano ang gagawing adjustments ni Kai Soto upang manumbalik ang kanyang opensa at mapipigilan niya si Alan Williams on the other side of the court. Pero ang susi dito ay ang adjustments na gagawin ni Coach Kyle Milling sa mga matchup. Siguro ay dapat magkaroon ng malaking adjustment ang Hiroshima Dragonflies upang masiguro na hindi na mauulit ang nangyari last March na natalo ang Hiroshima at kinuyog si Kai Soto ni Alan Williams. At dito na masusubukan ang newfound dabangis ni Kai Soto, ang kanyang aggressiveness at high intensity sa laro. Malaki na kasi ang kaibahan ng laro ni Kai Soto last March at ngayong April. Although hindi ito nakikita sa kanyang scoring, pero nadarama ito sa kanyang napaka-aggressive na laro. Masusubukan rin ang work rate ni Kai Soto versus Alan Williams na hindi na napapagod sa laro. Go lang ng go, something na dapat pantayan ni Kai Soto. So mapantayan kaya ni Kai Soto ang energy ni Alan Williams? Well, for 20 minutes ay siguradong makakasabay pa si Kai Soto. Pero ang hindi natin alam ay kung kaya na ni Kai Soto ang maglalaro more than 20 minutes something na hindi pa natin nakikita. Kai Soto only scored 8 points, pero pinuno niya ang stat sheets with 4 rebounds, 4 assists, at career best 4 blocks. Pero siguradong napakaliking tulong ang bagong bangis ni Kai Soto sa kanyang matchup kay Alan Williams. Need lang talaga ni Kai Soto ng tulong rin sa depensa. At sa opensa naman, ay dapat ilagay rin ni Coach Kyle Milling si Kai Soto sa mga ball screens dahil dito talaga mayroong advantage si Kai Soto, especially on switches pag napunta siya sa mga smaller defenders. At pwede ring mag-pop out si Kai Soto at gamitin ang kanyang 3-point shooting. Well, speaking of 3-point shooting, ay mukhang pareho pa rin sa Adelaide 36ers ang nangyayari na limited lamang sa isang tira si Kai Soto galing sa 3-point area. Well, kung titingnan natin ang standings, ay magkadikit ang dalawang teams. Nasa pang-anim na pwesto ang Nagoya Diamond Dolphins na mayroon 36 wins and 14 losses. Samantala, ang Hiroshima Dragonflies ay nasa panglimang pwesto
with 38 na panalo at 13 na talo. Samantala, Nikola Jokic, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ay ang mga finalists for NBA MVP Award. At kung mananalo si Nikola Jokic ng NBA MVP ngayon, ito ay ang kanyang pang-third straight NBA MVP Award. At ang dalawa niyang katunggali ay sina Joel Embiid at Giannis Antetokounmpo. The three leading vote-getters for the league's individual awards were announced on Friday, and the marquee category featured familiar names. Nikola Jokic repeated as MVP last year, with Joel Embiid the runner-up and Giannis Antetokounmpo third. The Denver Nuggets center could now become the first player to win three straight MVP awards na si Larry Bird from 1984 to 1986. At si Giannis Antetokounmpo ay nanalo na rin ng consecutive MVP awards in 2019 and 2020 along with an NBA Finals MVP when the Milwaukee Bucks captured the 2021 title. At si Joel Embiid naman, the Philadelphia 76ers center who won his second straight scoring title. At ang mga winners ay i-announce beginning next week. At narito ang mga finalists for the other categories. Coach of the Year, Mike Brown ng Sacramento Kings, Mark Degnot ng Oklahoma City Thunder, Joe Mazzulla ng Boston Celtics. At ang mga finalists for Rookie of the Year, Paolo Banchero ng Orlando Magic, Walker Kessler ng Utah Jazz, Jalen Williams ng Oklahoma City Thunder. At para sa Most Improved Player, finalists are Jalen Brunson ng New York Knicks, Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder, Lauri Markkanen ng Utah Jazz. And for the Defensive Player of the Year, finalists are sina Jaren Jackson Jr. ng Memphis Grizzlies, Brook Lopez ng Milwaukee Bucks, Evan Mobley ng Cleveland Cavaliers. At para sa Sixth Man of the Year, ang finalists are sina Malcolm Brogdon ng Boston Celtics, Bobby Portis ng Milwaukee Bucks, Emmanuel Quickly ng New York Knicks. At para sa Clutch Player of the Year, ang mga finalists ay sina Jimmy Butler ng Miami Heat, DeMar DeRozan ng Chicago Bulls, De'Aaron Fox ng Sacramento Kings.